serving. Knockout wins it. 65 years. The drought. Back to cream line. Eliza. All put away from Nina Wong. Signal HD Spikers nasa huli ang halakhak matapos makatakas sa makapigil hiningang 5 thrilling sets kontra Choco Mucho Flying Titans. Pero bago natin yan pag-usapan mga ka-latest, please huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka dito sa aking channel. Signal HD Spikers pinatunayan na mas nangingibabaw ang kanilang chemistry kontra Choco Mucho Flying Titans nung Huwebes, July 14 sa Philoil Flying V Arena sa pangugunayan ng ace spiker nilang si Cesc Molina with 17 points, 15 attacks, 1 block and 1 ace. At naging revelation naman para sa Signal ang Ilongga spiker na si Glodin Tron Cuso na second best scorer ng koponan sa laro with 13 points output. Dramatic comeback success ito ang naging tema ng laro matapos maneg ang HD Spikers kontra sa mapanganib na koponan na Choco Mucho sa unang 5-setter match ng PBL 2022 Invitational Conference. Ito ay sa mga score na 24-26, 19-25, 25-16, 25-21 at 15-11. Sa panig naman ng CMFT ay maganda pa rin ang naipakita nilang performance, lalo na si Kat Tolentino na bumuhat sa koponan with 31 big points from 25 attacks, 4 blocks at 2 aces na naitalang kabuuhang service aces ng koponan. Kapwa naman nakapagbigay ng 14 points ang UP star na si Isa Molde at former Lasallian Descheng. Mainit nga ang simula ng laro sa kaliwat kanang block point na nai-register ng HD Spikers na kalamang pa ito ng 5 set point advantage kontra Flying Titans, ngunit talaga namang di sumuko si Isa Molde na pinangunahan ng team na maialis ang set point ng Signal kahit na sa backline si Kat Tolentino. Nabingwit ng CMFT ang unang set 26-24. Sa pagpasok naman ng second set, tuloy-tuloy ang arangkada ng UB team matapos ang ilang jitters ng Signal at misplaced errors nito na nagbigay momentum naman sa Flying Titans. Lalo na kay Dina Wong na may kabuuhang 29 excellent sets para mabigyan naman ng magandang plays ang middles nito with Cherry Nunag 4 points kahit na nakapaglaro lamang ito ng 3 beses at Aduke Ogun Sanya with 8 points. Isa na namang nakakabilib na floor defense ni Iron Eagle Denden Lazaro Revilla. Puto kung puto naman kasi nito ang shots ni na Rachel Dawkins at Cesc Molina na may 26 digs at 20 excellent receives na nakapagbigay ng magandang rallies ang naisave sa katinapos ni Tolentino with 25-19, 2-0 lead advantage. Nagiba naman ang tempo ng biglang nabuhayan ang Signal sa pangungunayan ng consistent ball distribution ni Jel Kayuna na may 32 excellent sets na nakapagbigay naman ng 5 double-digit output sa kanyang mga attackers. Siya nga ang nagsilbing tulay para maitawid ang third set sa score na 25-16. Kahit leading na ang CMFT with 2-1 ay nanatili pa rin ang matibay na composure ang ipinamalas ng HD Spikers. Di pinabayaan ni na Jonella at General ang floor defense ng koponan na nagbigay ng good first ball para magawa naman ni Kayuna ng front back at middle toses ang attackers nito at dahil dyan nakuha nila ang fourth set with 25-21 para sa Signal. Ito nga ang kauna-unahang 5-setter match ng liga. Nagkaroon ng leading distance ang Signal sa laro. Mistulang off game nga ang nilaro ng kanilang captain na si Bea De Leon na nakapagbigay lamang ng 2 points sa loob ng mahigit isang oras na playing time nito. Sa huli ay nakahinga ng maluwag ang HD Spikers nang sa huli ay mag-come from behind victory ito via Isa Molde error 15-11. Best player of the game ang reigning Open Conference first best outside spiker Cesc Molina. Maghaharap naman ang CMFT versus PLDT at Petrogas versus Signal naman sa July 19 ng hapon. So that's it mga ka-latest, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more hottest intents and latest ball action. Thank you sa suporta, keep safe and see you on my next videos.